Today, iimbestigahan ko ang isa sa pinaka-haunted na bahay dito sa Bulacan, ang Sempio Mansion. Kasama po kami dito. Pwede po bang makipag-usap kayo sa amin? Dito daw sa hagdan na may nagpapakita daw dito ang white lady. Ernesto, ikaw lang ba yun nandito? Guys, tumutunog yung equipment natin. Whoa! Sa likod ka para? Oo din. Parang may something sa likod natin. Parang umisunog na posporo. Ipo, okay na po. Alam po namin na nandyan po kayo. Lahat ng sinasabi niya, pinapaalis tayo. Tigil nyo na po. Ang Sempio Mansion ay isa sa pinakamatandang bahay na matatagpuan dito sa San Miguel, Bulacan. At ayon sa history ng bahay na ito, dito daw tumuloy at natulog ang isa sa ating bayani na si General Gregorio del Pilar. At nang sumiklab naman ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang bahay daw na ito ay isa sa mga naging kuta o base ng mga sundalong Hapon. At dito daw sa bahay na ito, ginagawa ng mga sundalong Hapon ang iba't ibang klase ng pang-aabuso. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay dito din daw nila binabawian ng buhay ang kanilang mga nagiging biktima. Kaya naman sa paglipas ng mahabang panahon, maraming tao ang naniniwala na hanggang sa ngayon ay may mga kaluluwa o espiritu na hindi matahimik sa lugar na ito. Sa labas pa lang ng bahay, mapapansin mo na kaagad yung kalumaan nito. At pagpasok mo naman sa loob, makikita mo yung mga gamit ng mga nakatira dito. Dito yung mga gamit nila kasi dito sa bahay na to, dito na sila tumira. Talagang inalagaan nila tong bahay na to. At kung mapapansin mo yung kisame nila, talagang sobrang luma. Umakyat na kaagad kami sa second floor. At pag-akyat namin dito, medyo kakaiba na kaagad sa pakiramdam. Ito, pag-akyat pa lang dito, medyo kakaiba na yung pakiramdam. And then sabi, nung nakausap namin, dito daw sa hagdan namin nagpapakita daw dito ng white lady. Medyo nakakakilabot talaga dito sa second floor. Kaya binuksan namin yung ilaw para makita kung anong meron dito. So dito, sa second floor, makikita nyo dito mga antigong gamit. Halos lahat ng gamit na makikita mo dito sa second floor ay mga luma. Katulad ng mga upuan, lamesa, orasan, pati mga pang-display nila ay talagang mga antigo na. Isama mo na din yung mga litrato ng mga naging may-ari ng bahay na ito na kapag tinignan mo ay nakakadagdag talaga ng takot. Pero aside sa napakagandang bahay na to, merong napakalalim na history na itong bahay na to. Ang history na ito, nung panahon ng World War II, ginawa itong barracks ng mga sundalo nga po. May mga pinapatay, ginagahasa, tinatorture. At dito sa kinakatayuan ko, meron daw dito nagpapakita din na babae na mahaba daw ang buhok na lagi nakasilip sa bintana. Ayun yung mga nakikita daw nila dito sa bahay na to. Nagpatuloy na ulit kami na mag-explore at pumasok naman kami sa kwarto kung saan nakalagay yung mga santo. Pinasok namin itong kwarto na to at dito, makikita mo dito, meron dito mga puon, mga santo. Ginagamit daw nila to kapag mahal na araw. Pero itong mga santo na to guys, sobrang tagal na din yan. Mga antik na yan, sabi ni nanay. Marami na daw tao na pumunta dito na nagwi-wish daw sila, humihiling sila dito sa mga santo. At nagkakatotoo daw yung mga inihiling nila. At ayon na din sa kwento na may-ari ng bahay, so, nung panahon daw ng mga Hapon, nung World War II, dito daw nilagay nung mga may-ari yung kayamanan nila. Meron daw yan sa likod, buta sa likod. Diyan nila pinasok lahat ng kayamanan nila tapos tinago nila sa kuweba or tunnel. Di ako sigurado eh. Nagpatuloy na ulit kami na mag-explore at nagpunta naman kami sa dulong bahagi ng bahay at nakakita ako dito ng lumang lutuan na kung tawagin dati ay pugon. Ito, lutuan to. Kasi sobrang tagal na yan pero may talis kapal dati. At meron din dito na lumang ventilador na sa tingin ko ay sobrang tanda na din. At ayon din sa mga kwento, sabi ni nanay kanina, dito daw sa na to, dito sa lugar na to, itong labas na to, may nagpapakita daw dyan na kapre. So yun, nakakatapos lang natin exploring itong bahay dito sa second floor. At ang oras natin ngayon ay 8:03. 8 PM, nagpahinga na muna kami dito sa loob ng bahay. At habang nakatambay kami dito, may kakaiba kaming narinig. So ayun, siguro... Pakinggan at pagmasdan nyo itong mabuti. Hindi ko alam ha, imposibleng hangin yun, ang lakas naman yun. Hindi na lang namin ito pinansin dahil baka nga dala lang ito ng hangin kaya ito gumalaw. Kaya tumambay na lang kami dito at nagpalipas ng oras. Okay guys, as of now, ang oras natin ay 10:37 ng gabi. Gagawin namin, mag-iiwan lang kami ng equipment dito sa taas kung saan yung sinasabing mayroong nagpaparamdam at kung saan yung sinasabing mayroong nagpapakita. Doon natin iiwanan yung equipment at titignan natin kung tutunog o iilaw yung EMF natin o may madididik yung sensor natin. 10 PM, nag-setup kami ng mga ghost equipment namin dito sa second floor. Naglagay kami ng mga motion sensor,
ghost ball, rempad at EMF. Nag-iwan din kami ng camera para tignan kung may tutunog ba o ilaw sa mga equipment namin. So you know, as of now, naset up na natin lahat ng equipment natin at papatayin natin yung ilaw lahat dito at iiwanan lang natin yung camera natin na naka-open. Titignan natin kung may maka-capture tayo. Bumaba na kami at lumabas dito sa bahay at tumambay naman kami at nakipagkwentuhan sa mga tao dito at meron silang tinuro sa amin kung saan daw may madalas na magparamdam. So you know, as of now, ang oras natin ay 12:02 ng madaling araw. Babalik na kami dun sa taas and then kukunin namin yung REM pad at pupunta kami dito sa banda dito sa may hagdanan na bato. Dahil sabi nila may nagpapakita daw dyan at nagpaparamdam, kaya dun tayo mag-i-start ng investigation ngayong alas 12. Try natin makipag-usap. Alas 12 ng madaling araw, umakit na kami sa taas para kunin yung REM pad at pinuntahan namin yung likod ng bahay kung saan daw mayroon nagpaparamdam at nagpapakita na kapre. So you know, nandito na tayo ngayon sa likod na bahagi nitong bahay at dito yung sinasabi ni kuya kanina yung kwento sa atin na dito daw sa lugar na to meron daw kakaibang pakiramdam na pag dumaan ka daw dito tatayuan ka ng balahibo. So magse-set up tayo ngayon ng ano dito REM pad. Tignan natin kung tutunog ba siya and then magkaano tayo ng EMF natin kung may madidetect. Nilagay ko na yung REM pad dito sa hagdanan at gumamit na din ako ng EMF at sinubukan ko na makipag-usap. Gabi po, may kasama po ako dito. Pwede po bang lumapit kayo dito sa EMF ko para malaman ko kung nandito kayo kasama ko. Pero makalipas ng ilang minuto walang nagre-respond sa mga tanong ko. As of now hindi nag-i-spike yung EMF natin. Pero dito sa lugar na to, meron akong nakakaibang naaamoy. Para siyang nasusunog na kahoy. Yun ang naaamoy ko. Kaya naisipan ko na ilipat ang pwesto yung REM pad at magpatuloy ulit ako na magtanong. Gabi po, may kasama po ako dito. Pwede niyo po bang hawakan yung REM pad namin, itong may kulay pulang device dito. Or pwede po kayo gumawa ng ingay o kahit anong tunog para pamalaman ko kung may kasama ako dito. Sa pag-stay ko na mahigit 30 minuto dito sa lugar na ito, wala akong nakuha na kahit na isang sagot. Sa pwesto na to, hindi nag-response yung EMF natin, nandun yung REM pad, hindi tumutunog. So ngayon guys, ang oras natin ay 1:06 ng madaling araw at mag-i-start na tayo ng investigation dito sa taas. Alauna ng madaling araw, nag-setup na ulit kami ng mga equipment namin dito sa second floor. Pinatay na din namin yung mga ilaw at sinubukan na namin na makipag-usap. Magandang gabi po. Bago po kami makipag-usap po sa inyo, magpapakilala muna po kami. Ako nga po pala si TUB. Ako nga pala si Alpha. Nandito po kami para po alaman yung mga kwento po ninyo. Kung may kasama kami dito, pwede po bang galawin nyo po yung mga equipment namin dito? Yung mga bilog po na bola, pwede nyo pong galawin yan para umilaw. At yung kulay puti po na sensor, pwede po kayong dumaan dyan. Tutunog po yan pag dumaan po kayo dyan. At kung may nakikita ko yung kulay pula po na bilog dito sa harapan po namin, pwede nyo pong patunogin yan. Hawakan nyo lang po para po malaman namin kung may kasama po kami dito. Habang nakikipag-usap kami at naghihintay ng response nila, may bigla kaming narinig na kalabog sa loob ng kwarto. At maya-maya lang may narinig na naman kaming mga tunog na halos hindi na namin maipaliwanag. Pakinggan nyo itong mabuti. Something sa likod natin. Pakiramdam talaga namin ay may kasama kami dito. Kaya ginamit na namin yung ghost tube para makipag-communicate. At pagbukas namin ito, ito na kaagad yung naging sagot niya. Umalis. Umalis daw tayo. Maya-maya lang, sumagot ulit siya. Mag-iingat ka. Saan po kami mag-iingat po? At maya-maya lang, bigla kaming nakaramdam ng malamig na hangin sa likuran namin. Ako din eh. Nagdamamig yung pakiramdam ko. Hindi na talaga maganda yung mga nararamdaman namin dito sa loob ng bahay. Ang bigat na ng pakiramdam ko. At may mga naririnig talaga kami ng mga kalabog na hindi namin alam kung saan nang gagaling. Oh. Oh. At maya-maya lang nakakuha kami ng sagot na nagpakilabot sa amin ng sobra. Oh. Matanda, puti. Oh, tangina. May kumalubog dun. And then nagsalta itong apps natin. Sabi niya Fernandez. Baka Fernandez yung pangalan nila. Matandang si Fernandez. Matanda and then puti. Yung sinasabi ko may white lady dito. Dito din sa bintana. May nakaputi daw dyan na babae. Sabi ni nanay nung nakausap namin kanina. Nagpatuloy lang kami sa pagtatanong. Si Fernandez lang ba yung kasama namin dito? At makalipas ang ilang minuto, wala nang sumasagot sa amin. First time tong ghost tube na to na konti lang yung sinasabi. Lagi bang sunod-sunod yan? Lagi sunod-sunod to. Ngayon konti lang sinasabi niya. Kaya naisip ko na ilipat ng pwesto yung REM pad. At nagpatuloy na ulit kami na makipag-usap.
Sige po, magsalita lang po kayo. Gusto po namin malaman yung kwento po ninyo. At makalipas ang ilang minuto, wala na talagang sumasagot sa amin. So itatry namin ngayon na lumipat ng ibang kwarto. Pumunta kami dun sa mga santo. Doon kami magtatry makipag-usap, dadali namin yung REM pad. At nang susubukan na namin lumipat, biglang tumunog yung REM pad namin. Lipat tayo, pues. Wow! 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 As of now, napapaalam kami, nalilipat kami ng pwesto, biglang tumunog yung REM pad natin na isa. At maya-maya lang, bigla siyang nagsabi ng pangalan. Ernesto, ikaw lang ba yun nandito at si Fernandez? Kayo po yung nagpatunog ng equipment namin. At pagkatapos ko na magtanong, bigla na namang tumunog yung REM pad. Wow! Guys, tumutunog. Tumutunog yung equipment natin, so may kasama tayo dito. At maya-maya lang, sabay-sabay nang nagtunugan yung mga equipment namin. So, wag na tayo umalis. Dito na lang tayo. Wow. Guys, 3 times nang tumunog yung REM pad. And then, nagsabi siya ng pangalan na Ernesto. Hindi na talaga namin maintindihan yung mga nangyayari. Dahil yung sumunod na sagot nila ay sobrang kakaiba na talaga. Itigil mo yan. Pagsisisihan. Nang alin po? Siguro pagsisisihan natin yung ginawa natin, itong ginagawa natin. Nakakatakot na talaga yung mga sinasabi nila. At maya-maya lang may naamoy naman kami na kakaiba. Guys, meron akong ibang naamoy dito. May sunog na ano? Posporo? Parang may sunog na posporo. At sa patuloy na pakikipag-usap namin sa kanila, may mga sinabi sila na naging dahilan para ihinto na muna namin ang pakikipag-usap. Mangyaring umalis, pinapalis na tayo. Kanina maganda to, Hits. Kanina umalis. Gusto kong umalis. Gusto niyang umalis na tayo. Ayun ang gusto niyang sabihin 2 beses. Mangyaring umalis. Gusto kong umalis. So gusto niyang sabihin umalis na tayo dito. Lahat ng sinasabi niya, pinapaalis tayo. Kaya nag-decide na kami na itigil na muna yung pakikipag-usap sa kanila. So ayun no, as of now ang oras natin ay 3 a.m. ng madaling araw. Alas 3 ng madaling araw, nagpatuloy na ulit kami ng investigation dito sa loob ng kwarto. Gagamit kami ng spirit box at REM pad at susubukan ulit namin na makipag-usap. Magandang gabi po, ako po pala si TUB. Ako pala si Alpha. Kung may kasama po kami dito, pwede po bang makipag-usap kayo sa amin? Pwede po bang malaman namin kung ano po yung pangalan po ninyo? Habang naghihintay kami ng sagot, biglang tumunog yung REM pad namin. At nang huminto ito sa pagtunog, may kakaiba kaming napansin sa camera ni Alpha. Tignan niyo ano yung focus, gumagalaw. So guys, as of now, meron kami nakikita dito sa camera ni Alpha. Ay, walang ano yan. Doon mismo sa may REM pad, mayroon tao. Kasi yung autofocus ng camera, nakaka-detect ng movement ng tao yan. So ayun, may na-detect siya. Hindi namin maipaliwanag kung ano ba talaga itong nakikita ng camera. At maya-maya lang, bigla na lang itong nawala. So kanina tumutunog yung REM pad. And then yung REM pad niya, doon niya mismo nakikita yung focus. So nag-iba yung aura ngayon dito. Medyo kakaiba na. Kinikilabutan ako na sobrang bigat ng pakiramdam ko. Sa pakikipag-usap namin sa kanila gamit ang spirit box ay wala kaming nakuha na kahit na isang sagot. So gusto mo i-try natin na headset ako yung magsasalita, ikaw magtanong. At nang susubukan na namin gumamit ng headset, biglang tumunog yung REM pad. Wow. Tumunog yung REM pad. At maya-maya lang, bigla ulit siyang tumunog. Hey. Maraming salamat po sa pagpapatunog ng REM pad po namin. Medyo naguguluhan na kami sa mga nangyayari dahil maya't maya talaga tumutunog yung REM pad. Wow. Sige po, okay na po. Alam po namin na nandyan po kayo. Tigil nyo na po. At nang sinubukan ko na magtanong, gusto nyo po bang tulungan namin kayo? Pag-pray po namin kayo? Kung oo po, sige po, pailawin nyo po ulit yung REM pad. At makalipas ang ilang segundo, ito yung naging sagot nila sa tanong ko. Wow. So guys, nag-response sila dun sa tanong ko na gusto nila pag-pray namin sila. Ayun na talaga yung gusto nila, pray natin sila. Kaya naman, tumutunog na naman. Tunog na naman yung REM pad. Ayaw na huminto. Sige po, ipag-pray po namin kayo. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin po namin lahat para makatulong po sa inyo. So siguro ayaw nila nandito tayo sa loob ng kwarto. Tinry natin tong Estes method pero wala tayong nasagap na sagot. Pero sumasagot sila, nakikipag-communicate sila through REM pad. Tumutunog pag nagtatanong tayo. Ang sabi natin kanina, kung gusto nating pag-pray sila, patunogin lang nila yon at tumunog naman. Siguro, enough na din to. Pag-pray natin sila bago tayo umalis. Oh! Guys, tumutunog talaga ng tumutunog.